Pag-aaralan pa ng Metro Manila Council kung tuluyang ihihinto ang pagpapatupad ng High Occupancy Vehicle Scheme sa EDSA matapos na kumambyo ng MMDA kasunod ng Senate Resolution na nagsasabing dapat itong suspindihin. Sabi ni Quezon City Mayor Herbert Bautista, chairman ng MMC, kailangan daw muna nilang malaman ang resulta ng ilang araw na dry run ng MMDA. We are expecting na yung mga mayors will be presented by MMDA, yung technical team nila, kung ano yung resulta ng HOV. Sa EDSA at yung resulta ng HOV sa loob ng mga inner cities ng mga lungsod sa loob ng Metro Manila. Muling magpupulong ang MMC sa August 23 at 24 para talakayin kung anong mga pwedeng baguhin sa HOV scheme. Tingin ng MMDA, bahagyang nakatulong sa trapiko ang ilang araw na dry run ng HOV noong isang linggo. Pero wala raw silang magagawa kundi sundin ang resolusyon dahil tanging MMC lang ang makakapagpahinto ng bagong traffic scheme. Kung ano man ho yung maging desisyon ho kasi nila, wala ho tayong magagawa doon. Kahit ho nakikita natin epektibo o hindi, nakabase ho talaga kasi sa kanila yon. Kapag sinabi ho nilang postpone the implementation, then we will postpone it. Sabi naman ng MMDA, nag-iisip pa rin sila ng mga paraan para maibsan ang trapiko sa EDSA. Pero may mungkahi naman si Attorney Romulo Makalintal, magpatupad ng 4-day work week sa Metro Manila tulad ng kasalukuyan ng ginagawa sa Kamara at Senado. Panukala niya, tatlong syudad sa Maynila ang magdedeklara ng isang holiday sa isang linggo. Depende ang holiday sa bilang ng sasakyan o populasyon nito. Pwede raw i-adjust ang working hours ng mga empleyado basta ang suma total ay 40 hours of work per week pa rin. Pero kailangan pa rin ng pag-aaral. We really need to study kung ano magiging epekto nito. Baka mamaya kahit walang pasok sa Pasay pero mabigat ang Makati. We have not seen yet yung proposal ng holidays. Pero sabi nga ng ECOP tsaka ng PCCI, the less holidays, the better for our economy. Para sa unang balita, Athena Imperial reporting.